morning mga katropa. Nandito ako sa truck at ako'y mamimili ngayon. Siya nga pala, nakarating na kami, nakabalik na kami dito sa bahay last week. Took us about a week, medyo jet lag pa ng konti. Pero nami-miss ko na kayo eh. Kaya ito, I decided na make a video. Sharing of experiences natin. Ngayon nandito ako sa community namin at I need to pick up a few things. Ako ng post office, pupunta ako ng grocery at saka sa banko. So, samahan niyo ako, okay? Good morning mga katropa. Kararating lang namin. It's been 1 week now since dumating kami naka-uwi na kami rito sa States. Pasensya na sana at hindi ako nakapag-vlog na. Na lang ako ng mga daily activities ko. Bibigyan ko kayo ng mga video. So ngayon nasa garahe ako and pupunta ako sa post office. So pagkatapos ng post office, siguro pumunta ako ng bangko, and then matapos sa bangko, maybe magka-car wash na lang ako. So, samahan niyo ako, ha? Okay. We'll see you in a bit. Ito ang buhay dito. Kung pakikita ko sana sa inyo, ayun, napaka-tahimik. Ang katao-tao. At yung neighborhood namin. Makikita nyo, one of these days, pag naglalakad ako, sasamahan niya rin ako para makita niya naman yung saan ako nakatira, kung ano yung status ng retired dito. So, okay. So, pasensya na kayo at walang organization itong video ko. Basta ganito lang. Gusto ko lang i-share sa inyo na ganitong buhay-buhay dito sa Amerika. Ito, drive tayo dito sa neighborhood namin. Umaga, working day, Wednesday today, so walang tao, puro nasa trabaho yung mga yan. Papansin niyo siguro, yung mga harapan ng bahay, walang bakod, hindi uso kasi dito yan eh. Yan na, tahimik, lalo na sa gabi, siguro mga alas kotse pa lang ng gabi, wala na tao. Ito ako, kalabas na ako ng neighborhood namin. Maraming tao dito, napakalaki.
to, akala mo highway na to, pero ano lang to eh, yung department. Ito naman, dumadaan tayo sa mga farm. Ito, nag-shortcut ako ng konti. Kasi ngayon, para makakita tayo ng farm. Maganda-ganda ngayon kasi umuulan for the last month, kaya berding-berde. Usually ito brown na brown, pero ngayon berding-berde yung damo. Yan naman, sports field yan, parang park. Hindi po sa may kanan. Tapos itong mga itong fence na to, ang tawag dito ay para sa equestrian ano crossing. Mayroong mga sumasakay ng kabayo, tapos naglalakad-lakad sila dyan. Kaya, ganda rin. Ito naman, ang dadaanan sa kanan, to my right, is a school, elementary school yan. So, hopefully, by the time na ma-upload ko to, nakuha mo na yung mga hopya. Okay? So, enjoy! Additional purpose pala ng mga vlogs ko is para ma-share ko sa inyo kung ano yung mga na-experience ko, mga misconception or misperception ng mga tao na kunwari hindi pa nakakarating dito sa Amerika, para magka-idea kayo dun sa mga ibang bagay na hindi nyo pa alam. Dahil ito, itong obvious, kung napansin nyo siguro, maraming traffic lights dito. Mga traffic lights dito, every kanto meron. Sana yung mga taong sumusunod ng traffic light at saka hindi nagkakakumpul-kumpulan yung mga sasakyan, kasi nag-work yung mga traffic light. So hindi naman sa pag-aano, parang na-train na nila yung mga tao na sumunod sa traffic light. So kanyang siyempre di po yan.
ang speed ko is nasa 50, mga 54 ganyan, or 80, 90 kilometers an hour. So ang feeling niya, siguro pag nasa Pilipinas ka, ang feeling mo, ang bilis-bilis mo na, dito mabilis yung traffic. Ito, exit na kagad tayo kasi naisip ko, kailangan ko pa ng dumaan dito sa Sam's Club. Parang Costco ba or SNR, kailangan kong bumili ng baterya. So dadaan muna tayo. Ito ayan, malapit na ako dito sa Sam's Club. Basta may kaya per gallon po yan. So it's almost equivalent to 4 liters ang isang gallon. Actually it's I think it's 3.78 liters is 1 gallon. Kompresyo namin sa gas dito is per gallon. Basic na car wash is $16. $16. Alam ko dyan sa Pilipinas, dyan sa Santa Rita, 250. Parang promotion nila na may hand wax pa. Kaya nga happy ako. So siya nga pala, shout out sa mga suki natin dyan sa may car wash sa Bekuran. Kamusta na kayo dyan? Ito naman, dito ako nagpapagas. Ang 479, yan po ang presyo ng diesel. Ang presyo ng diesel dito. Tapos 408 is regular unleaded. 408, so mga 200 pesos. For liters, mga 50. So mas mura ng konti kesa dyan sa Pilipinas. Alam ko dyan sa Pilipinas, 57 nung umalis ako. Dito na tayo sa Sam's Club. Ito yung Sam's Club. Nandito na ako sa Sam's Club. Tingnan natin yung magkano ang baterya ngayon. Para makita nyo yung loob ng Sam's Club, sasama ko kayo. Mga katropa, mahan nyo ako ah. Nandito ako sa mga TV. Ito yung presyo ng TV. Ayan po, 85 inches. Ayun, ang bahala mag calculate times 55 nyo. Ayan po ang presyo. Ito, 75 inches. Mga katropa, siguro magandang idea rin na pakita ko sa inyo yung mga presyo ng bilihin dito. Pero hindi naman lahat. Para magka-idea lang kayo kung ano yung mga yung iba. Syempre, nagbibilin. Kung may mabili ka, malaman mo rin kung magkano yung presyo, di ba? So, ito. For example, $12.98 cashew. Ito po yun. So ito, $12.98, mga $13. Ito naman, dry roasted peanuts. Yan, 34 ounces na dry roasted. Yan po ang flesh nyo. $38. Okay. Oh, the almonds, that's right. Lightly salted. Yan, so, mga chips. Ano ba ang mga personadang nakikita or natatanggap ng mga taga-Pilipinas? Ito pala yung kailangan ko. AAA. Isang ganito na yan.
48 batteries. 21, 48. At antay sa ano? Antay sa Alak. Tignan natin kung ano yung mga presyo, ha. Alam mo naman ako mahilig din eh. Yeah, kung magkano yung presyo, i-compare natin sa Pilipinas. Ito. Ayan, mga tequila, reposado. Ito, mezcal naman to. Yan po ang presyo niya, $28. Almost $30. Yung mga regular na hard. Tingnan natin kung anong presyo. Oh, black label. Ito, black label. Ayan po ang black label. Nagtaas na talaga. Black label na 1.75 liter. Ito, Crown Royal. $38.98. 1.75. Yan po yung malalaking bote. Kaya medyo may kamahalan kasi malalaki yung bote. Itong Jose Cuervo. Karamihan ng tao gusto yan, pero hindi yan yung masarap na tequila. Ayan, Elijah Craig. Ayan, 94 proof na Elijah Craig. Ito. Alam mo yung Don Julio. Don Julio, $41.68. Herradura, $40. Kita niyo yung Don Julio, is $157. And Remy Martin. Ito naman ang paborito ko. Shout out sa mga Hapon dyan sa Santa Rita, si Nilo, si Jojo, si Ato, si Jim. Shout out sa inyo. Nami-miss ko na yata yung Alak dyan. So ito, double black. Ito masarap din to. Patron Tequila. Yan po ang reposado. Reposado is yung may kulay. Yung ganyan ang kulay. Tapos meron yung clear, which is a blanco. Walang Jameson Green, pero mas masarap yung black barrel. Oh, eto, shout out kay Christine. Shout out kay Christine and Jim. Tangeray. Thank you sa panonood uli, mga katropa. Sana continue to. Continue, no? Na mag-share tayo ng mga experiences. And hopefully, magustuhan nyo. Susunod namin yung activity.
Yan, kung nakikita nyo, is yung trailer na yun. Ilalabas ko, tapos magka-camping naman. Okay, have a good day. Till next vlog.